Bless the Lord. Serve the Lord, all my soul.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh Shaddai, ang aming Ama na nasa langit, ang naglikha ng lupa, at lahat na nasa lupa, ganun din ang kayo din ang naglikha po sa amin. Maraming salamat po, Lord, nitong araw na to na binigay mo sa amin na upang tayo ay aming makasama at pasalamatan sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat din po, Lord, sa lahat ng dumalo sa magandang panahon, Lord. Pinaulan mo kanina at talagang pinatigil mo, Yahweh Shaddai, upang ito hindi maging hadlang sa lahat ng mga sa lahat ng gusto makaparinig sa iyong mga salita, Lord. Ngayong gabi na to, Lord, patuloy namin dinasal sa iyo na ipadala mo ang Holy Spirit, siyang gamitin mo, Lord, at lahat ng mamutawi sa iyong bibig ay maayon sa iyong kalooban, at lahat, buksan mo kanilang mga isipan at mga puso upang tanggapin na iyong mga salita, at ito'y magdala ng kalusugan, answer prayer sa lahat na makapakinig nito. Ito ang lahat ng aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, ng ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ginong atong pagsalasaluan karong gabi na atong pagkakutloon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 27 hangtod sa 40. May mga saduseyo nga miduol kang Hesus.
Mao kini sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili na mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises nining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niya tong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May pito ka magsuong lalaki ang kamagulangan na minyo o namatay nga walay anak. Unya, ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo hangtod sa ikapito nga magsuon. Magsuon na kapangasawa sa babae o nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae namatay. Unya, sa adlaw nga panhawon na ang mga patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan na kapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, magminyuay ang mga lalaki o babae nining katipaning panahuna, apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon o magkinabuhi sa umabot nga panahon, dili na magminyuay. Mahisama na sila sa mga anghel o dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O klaro nga gipamatuod ni Moises nga banhawon ang mga patay. Diha sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac o Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi o dili sa mga patay. Kaya alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod bingon, maayong pagkatubag, magtutudlo, o wala na sila mga has pagpangutana kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palakpakan natin si Yahweh siya. Kumusta naman no, mga akong mga gwapo o mga gwapa nga mga anak na siya dahil. Karong nagere, pinagpala na mo. Amen! Hallelujah! Kanina ang buntag pa lang, nagunahanama lang mo, pinagpala na mo ni Lord. Amen! Mas more na sa pagsadihang desisyon mo, ni desisyon mo, nga muari mula kang mo dire, o nakaabot yun mo dire, bisan pa sa ulan kanina, o unos mang ganito, sabot mong pagpalaan, di ba? Amen! Narong nakaabot pa mo dire, matanda ko, mga sisters, narong nakabot matanda ng dire. Tungod sa? Gugma sa Ginoo sa kusugayan, gihatag na to. O kamaya lamang siya nga pasalamatan na to. Diba? Tungod kaya ang kusugitan niya. So, dapat kung kapagabot na to dire, kay nakaibaw na ta, nga mabless na ta, dapat ang atong ihatag na to tanan. O kung sa ibigay na to, tuto na to tanan pagpumuri niya. Gusto mo mo magbola sa presensya ni Lord? Hey, you wanna break free? Thank you.
Hallelujah. Napakasarap mag-